Iyan po yung buksan natin ang ating Biblia sa Aklat ng Job. Aklat ng Job, Kabanatang 23. Alam kong marami na kayong narinig na mensahe sa kabanatang ito, ngunit kaya natin magsalita ang Diyos sa ating puso sa pamagitan ng kanyang salita. Job, Kabanatang 20. Basahin natin sa talatang isa. Nagmagkagayong sumagot si Job at sinabi, ang aking sumbong ngayon ay mapait din. Ang kamay niya ay mabigat sa kabila ng aking pagdaing. O kung alam ko lamang kung saan ko siya matatagpuan upang ako'y makalapit maging sa kanyang upuan. Ilalagay ko ang aking usapin sa kanyang harapan at pupunuin ko ang aking bibig ng mga pangangatwiran. Malalaman ko kung ano ang kanyang isasagot sa akin at maunawaan ko kung ano ang kanyang sasabihin sa akin. Magpagtalo ba siya sa akin sa laki ng kanyang kapangyarihan? Hindi. Kundi ako'y kanyang papakinggan. Makakapangatwiran sa kanya ang matuwid doon at ako'y mawawalang sana magpakailanman ng aking hukom. Ako'y lumalakad pasulong ngunit wala siya roon at pabalik ngunit hindi ko siya maunawaan. Sa kaliwa ay hinahanap ko siya ngunit hindi ko siya namataan. Bumaling ako sa kanan ngunit hindi ko siya mamasdan. Ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Ito ang salita ng Panginoon. At sa himig ng pananalita ng taong ito, siya po ay nasa matindi, malalim at mabigat na pagsubok. At marahil tayo man ay mayroong pagsubok, o di kaya marahil may nakaambang pagsubok, angkop para sa atin ang mensahe ngayong umaga. Itulog natin ito sa Panginoon. O Panginoon, tanging Diyos na soberano, nakakabatid ng lahat ng bagay, at nagpapangyari ng lahat ng bagay sang-ayon sa sariling kaloban. Kaya naman kami po ay lumalapit sa inyo, nagpapanikluhod, na humihingi ng iyong gabay sapagkat wala pong bagay na nangyayari sa iyong buhay na hindi po sang-ayon sa iyong kalooban. At alam namin sa lahat po ng mga nangyayari sa aming buhay, tinuturuan niyo kami, Panginoon, kumilala sa iyo at kumilala rin sa aming mga kakapusan. Kaya, Lord, magsalita ka sa aming kalagitnaan at kausapin mo bawat isa upang makita namin ang iyong kaluwalhatian. So, ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Kung kayo'y nagbabasa tungkol sa buhay o sa karian ng sa British kay King Arthur, bago siya naitatag na bilang hari, dumaan muna siya sa pagsubok ng kanyang mga kamag-anakan. At walang ibang pagsubok kundi ang pagbunot noong espadang nakabaon sa bato. At ang espadang yon ay tinawag na Excalibur. Excalibur. At ang espadang ito, sinubukan ng lahat ng malalakas at matitipunong tao na naghahangad maging hari ng kanilang bansa, ngunit lahat ay bigo. Hindi matinag ang espadang itong nakabaong. Sapagkat ang espadang ito ay nakatakda sa isang tao na hinilang at pinili para sa karian, walang iba kundi si King Arthur. At nung kanyang bunutin ang espadang ito, ay napakagaan niyang nabunot at siya po ay naging bantog na hari ng kanilang lugar. Ang ginamit ko ang illustration na ito sapagkat ganito rin po ang kalagayan ng isang malagong Kristiyano. Ang isang malagong Kristiyano ay katulad ng isang espadang Excalibur na nakabaon sa bato. At anumang problema, anumang hangin at bagyo, anuman ang gumalaw sa kanya, hindi siya kayang daigin, hindi siya matitinag, nananatili siyang matibay na nakabaon sa bato. At ang mensahe na ating tutunghayan
ay tungkol sa isang mananampalataya na isang matibay din, mahirin tulad sa Excalibur na espada. Sa kabila ng kanyang buhay, dumana siya ng matinding pagsubok at yan ay si Job. He's a man of faith na dapat lamang nating tularan ang kanyang mga halimbawa, wag lang ang kanyang kamalian. Now, tatlong katangian ang makikita natin sa katatagan ng pananampalataya ni Job. At nais ko magsimula sa unang katangian, siya isang taong may pananalig. Alam natin, paniniwala ay kaiba sa pananalig, bagamat ito ay masabi nating pwedeng gamitin. Pero kung titignan natin, ang tunay na faith, nagsisimula sa pagkilala. At kapag siya'y nakakilala sa isang tao, siya'y naniniwala. At kapag siya'y naniniwala, dumating sa kanya ang pagtitiwala. Yun ang kabuuan ng faith. Paniniwala ay hindi sapat, kailangan dapat pagtitiwala, pananalig. At ito ang isang katangian ng taong malago, malagong Kristiyano, may pananalig. Tignan nyo ang sabi sa verse 10. Sa verse 10 lang po tayo tututok. Ang sabi, ngunit nalalaman niya ang daang nilakaran ko. Ang nagsalita rito ay si Job. Sa kabila ng kanyang pagdurusa, sa kabila ng kanyang pagsubok, at alam natin ang kanyang dinara sa pagsubok, binasa na natin at marami tayong mensaheng narapakinggan sa mensaheng ito. Kaya, sa kabila ng lahat ng ito, ang pananalig ni Job ay nakatuon sa Diyos. Hindi matinag yung kanyang pananalig sa Diyos sa kabila ng dinanas niya. Ang sabi niya, ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Nalalaman ng Diyos ang nangyayari sa kanyang buhay. Na yung kanyang pananalig dito ay mahati natin sa dalawa. Una, matatag siyang nanalig sa Diyos mismo. At ikalawa, ang pananalig niya ay sa salita ng Diyos. Sa Diyos at sa kanyang salita. Ang isang taong may pananalig sa Diyos, kilala niya kung sino ang Diyos. Batid niya kung sino ang Diyos. Matibay ang kanyang paniniwala. May hambing yan sa isang taong tumawid sa Niagara Falls. Ito yung pinakamalaking fall sa Amerika. At sinubukan itong tawirin sa pamagitan ng isang kawat sa alambre. Nagsimula nilang magkabit ng kanya yung tali nito para magawa ng tulay ay sa pamagitan lamang ng maliit na wire. At inihagis o dinala sa kabila at ikinabit sa isang kable. At habang hinihila yon, ang kable naman ay naitawid. At nung may kabit ang kable, mayroong sumubok ng tumawid sa pamagitan ng kable. At ang sabi ng tao, naniniwala ba kayo na kaya kong tawirin ang kabila? At naniniwala kayo na kaya kong hawakan nitong kabling ito? Ang mga tao nagsigawan, kaya mo yan! Naniniwala kami! Kayang-kaya mo yan! So ang ginawa ng tao, tinawid niya yung kabling yon na nakadungaw sa panganib. At pagkatapos, dumating sa dulo, bumalik siya. At ang sabi niya, naniniwala ba kayo? Maniniwala ba kayo na kayang tawirin ko kahit sino man? Naniniwala kami! Totoo yan! Kaya bang hawakan ng kable ang buhay ng isang tao? Kaya! Naniniwala kami! O ikaw? Ikaw ngayon ang tumawid. Ang sabi ng tao, di ko kaya. Nang kaiba po, ang naniniwala tayo na magagawa ng Diyos, ano mang naisin natin paniwalaan? Magkaiba yan kaysa ikaw na mismo ang susubukin para maniwala sa iyong kalagayan. Ang paniniwala at pananalig sa Diyos dapat panghawakan sapagkat dito nakasalalay ang iyong kinabukasan.
Si Job, sa kabila ng kanyang dinanas na problema, hindi siya nagpatinag sa kanyang pananalig sa Diyos. Dinanas niya lahat eh. Pero yung mga taong nasa kanyang paligid, minamaliit siya sapagkat, kayang-kaya mo yan, Job. Alam namin, kilala ka namin. Pero, sa kabilang banda, kung ating babasahin sa Job chapter 8 hanggang chapter 21, yung lahat ng kanyang mga kaibigan na kanyang kadamay noon, na lagi niyang kasama, best friend niya, ito ngayon ang umuusig sa kanya. Na sinasabi, Job, ikaw ay isang masamang tao. Kaya ka dumanas ng ganyan. At ang mga anak mo, na sampo, ay makasalanan. Inaani lamang nila ang kanilang kasalanan. At sila'y namatay, nasabay-sabay. Magbalik loob ka sa Diyos nang sa ganun, sumagana kang muli. Ikaw isang taong matuwid sa iyong sarili. At ang sagot ni Job, kung ako'y matuwid, sana hindi ako nagdusan ganito. Nang sabi ni Job sa kanyang sarili, hindi siya nagpatinag sa mga sinasabi ng kanyang mga kaibigan, mga paninira sa kanya. Dahil alam ni Job ang kanyang puso kaugnay sa Diyos. Kaya sa kabila ng lahat, hindi niya hinahanap ang counsel ng kanyang kaibigan. Hindi niya hinahanap kung anong sinasabi ng mga tao tungkol sa kanyang kalagayan, kundi ang hinahanap niya kung ano ang sasabihin ng Diyos. Ano yung may papaliwanag niya kung aking sasampitin ng lahat ng aking kabigatan. Pero alam niyo ba, hindi niya matagpuan ng Diyos eh. Sa gitna ng buhay na kailangan ang Diyos, doon naman hindi nagpapakita ang Diyos. Pero alam dito, mga kapatid, kahit sa panahon na hindi mo makita ang Diyos, hindi nangangahulugang iniwan ka ng Diyos. Ito yung sabi ni Job sa verse 3 at saka verse 8 and 9. Sabi niya, o kung alam ko lamang kung saan ko siya matatagpuan upang ako'y makalapit maging sa kanyang upuan. Ganun na lamang ang desire ni Job na kanyang matagpuan ng Diyos. At alam natin sa kasaysayan na ito nangyari kay Job niloob ng Diyos. Bakit? Sapagkat hamon ni Satanas na lahat ng pagpapalang tinatanggap ni Job ay hindi matitinag si Job sa kanyang paniniwala sa Diyos. Kaya ang sabi ni Satanas, alisin mo lahat ng kanyang kayamanan, bigyan mo siya ng karamdaman. At ang sabi ng Panginoon, sige, ipinapahinturot ko, huwag mo lang kurin ang kanyang buhay. Alam ng Diyos na nangyari sa atin. Nais pamukaan ng Diyos si Satanas na mali siya pagdating sa mga taong malalago sa panampalataya. Verse 8 and 9, ang sabi ni Job, ako'y lumalakad pasunong, ngunit wala siya roon. At pabalik, ngunit hindi ko siya maunawaan. Sa kaliwa ay hinahanap ko siya, ngunit hindi ko siya namataan. Bumaling ako sa kanan, ngunit hindi ko siya mamamasdan. Mamasdan. Kung sa atin nangyari ito, baka tulad tayo ng isang taong hinamon na ikaw naman tumawid sa kable at sabihin, hindi ko kaya yun. Kaiba yung ikaw na mismo ang haharapin ng mga pagsubok. Maring tayo, mahusay tayo magpayo, mahusay tayo manliit ng tao dahil ang tao yun ay mahina at siya ay mayroong problema sa buhay, baka pagdating sa iyo, babagsak ka. Kaya sabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, I think, huwag mo sabihin nakatayo ka, babagsak ka. Pero si Job, hindi siya natinag sa bagay na ito. Sapagkat ang pananalig niya ay nasa Diyos at wala sa pangyayari. Wala sa paligid, wala sa tao, wala sa kawalan ng kanyang buhay at ari-arian. Maging sa kanyang mga anak na sampu, sabay-sabay na namatay. Pero hindi siya natinag sa kanyang pananalig sa Diyos. Bakit? Dahil kalawa,
sapagkat siya'y nananalig sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos ang nagpapalakas sa kanya. Tingnan niyo sabi sa verse 12. Ako'y hindi humihiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. Yun pong kailangan natin. Pagkain ng ating kaluluwa, ang salita ng Diyos. Ang sabi nga sa Psalms 119 verse 11, Thy word have I hid in my heart that I might not sin against you. Salita ng Diyos ang kailangan. At yan ay pinakita sa atin kay Job. Sa kabila ng siya po'y mahina din tulad natin, pero pagdating po sa mga problemang ganito, hindi siya nawala sa pananalig sa Diyos at pananalig sa salita ng Diyos. Pinanindigan ni Job dito sa kanyang salita sa verse 12 that God is a sovereign God. Sa isang soberano. At ang soberano, magagawa niya lahat ng kanyang gagawin kahit ito'y pangit sa paningin ng tao para sa ikabubuti ng kanyang tao. Romans 8:28. And we know that in all things, God works together for good for those who love Him. Pinanindigan ito ni Job. Pinagyaman ko ang iyong salita mula sa iyong bibig. At hindi lang yun, pinanindigan ni Job ang pagka-omniscient ng Panginoon. Ang kanyang pagkaalam sa lahat ng bagay. Ang sabi niya, nalalaman ko kung ano ang sinasabi ng Diyos sa nilalakaran ko. Naniniwala si Job, omniscient ng God. At dahil dyan, tinatayuan niya ang plano ng Diyos. Mayroong iplano ng Diyos, kumbaga sa ating panahon, the decree of God, hindi na maaaring mababago yun. Para hiyain si Satanas. O naman ang tinakda ng Diyos, hindi maaaring ito'y baguhin ni Satanas. Maging sa ating kaligtasan, ang kaligtasan natin itinakda ng Diyos before the foundation of the world. Darating at darating sa iyong panahon, nagdarating ang kaligtasan mo at walang sino mang makakaagaw niyan. Pero hindi nangangahulugan, ligtas ka na, eh pwede ka nang mamuhay tulad ng buhay sa demonyo. Dapat mayroong pagsuko at mayroong mananatili. Pinandigan niya ito. Lahat ng ipinapayag ng Diyos sa kanyang salita, pinananaligan ito ni Job. Tanda natin, anumang napakinggan ninyo natin sa mensahe, huwag tayo magturo sa iba. Tanggapin natin ito. Bakit? Kung hindi natin tatanggapin, minamaliit natin ang Diyos. Eh ang Diyos mismo ay tinataas niya ang kanyang salita higit pa sa kanyang pangalan. Ang salita ay Diyos. Alam natin, sa simula pa lamang ang salita ay Diyos. Kaya pinaparangalan ng Diyos ang kanyang salita higit sa kanyang pangalan. Psalms 138 verse 2. Diba yun ang sinabi? Kung ating babasahin yun, Psalms 138 verse 2. Ako yuyukon paharap sa iyong banal na templo at magpapasalamat sa iyong pangalan dahil sa iyong tapat na pag-ibig at katapatan sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Napakaraming pangalan po ang Diyos. Sapagkat doon nakikilala kung sino ang Diyos. Ngunit pinarangal niya ang kanyang salita sa buong salita ng pangalan. Ngayon, ang Diyos ay pinapahalaga niya ang salita. Bakit hindi natin pahalaga nito? Kaya ganoon naman si Job. Kung anong pananalig niya sa Diyos, ganoon din ang pananalig niya sa salita. Kaya siya ay nakatatayo sa mga pagsubok sa buhay. Ikalawa, ang isang taong malago o mananampalataya, isang taong may katatagan. Katatagan. Again, sa ating text, verse 10. Ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Doon pa lamang eh. Matatag na eh. Malinaw sa isipan ng Diyos, ni Job, na ang Diyos hindi po ignorante sa nangyayari sa buhay niya. Alam niya na ang Diyos ay soberano, pinangyayari niya ang lahat ng ito sapagkat mayroon siyang layunin sa buhay ni Job.
Kaya ang sabi ni Job, nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. At kapag ako'y kanyang nasubok, lalabas akong parang ginto. Alam na agad ni Job kung anong kahinatnan nung kanyang pagdurusa. Layunin ng Diyos, nakikita niya na ang Diyos hindi maring magkamali sa pagsubok na dinadanas ko. Tinutuwid ako para ako maging dalisay tulad na ito. Kaya naman, napakatatak. Ang sabi Jesus Christ, kung kayo'y nagpapatuloy sa aking salita, tunay ngang kayo'y aking mga alagad. At dahil mga alagad, malalaman ninyong katotohanan. At ang katotohanan ng siya makapagpapatatag sa inyo o siyang makapagpapalaya sa inyo. Alam niyo, hindi kayo tumatatag hanggat mayroon pa tayong bagay na nagmaalipin sa atin. Right? Intellectual knowledge. Hindi pa talaga natin solely may surrender ang ating will sa kanya. Sapagkat mayroon pa tayong hindi binibitiban. Hindi tayo makakalaya. Pero si Ho, matatag siya. Dahil talagang buong-buong buhay ng kaluluwa, isinasabit niya sa Panginoon. Ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Matatag siya nun. Nalalaman ng Diyos ang buhay ko ngayon. Alam niya. Alam niya. So, unang-una dyan, yung katatagan ni Ho, nakadepende sa layunin ng Diyos. Hindi sa layunin ko. Marami tayong layunin. Pero tanda natin palagi, yung layunin ng Diyos ang matatatag. Maabot pa natin isang bagay dahil mayroon tayong layunin, pero huwag natin kalimutan na maring pinahindulot ng Diyos yan dahil upang mangyari yung kanyang layunin sa iyo. Kaya lahat na nangyayari sa buhay natin, balik ang kredito sa Panginoon. Lahat pinahintulot nyo, maging sa kahirapan, maging sa pagbagsak, maging sa pagka-bankrupt ng buhay mo, maging sa iyong paggapang dahil sa kahirapan, ngunit layunin ng Diyos. Hindi ang kataka-taka. Eh marami nga yung mga armiyan, sinasabi, kita mo na, ang Diyos nyo hindi ganyan. Sama-sama ng Diyos nyo. Ang gusto ng Diyos sa atin, bigyan tayo ng buhay na sagana. Sana eh, sumagana si Pablo, si Pedro, Santiago. Hindi. Kaya, dahil alam at nangahawak si Job sa layunin ng Diyos, sa kanyang puso, sa kanyang panindigan, sinabi niya, umabot mo nako sa ganito, ngunit nalalaman niya ang aking nilalakaran. Hindi niyo ako mapababago sa aking tiwala sa Diyos. Bagamat sinisiraan siya ng kanyang mga kaibigan. Hindi ko kayang pagtaksilan ang aking Diyos. So, matatag siya dahil sa layunin ng Diyos. Kalawa, may kita natin ang katatagan ni Job sa kanyang kalugihan. Bankrupt ang buhay ni Job. Kung atin babalikan yung verse 1 hanggang 3 at basahin lang natin, Job chapter 1 verse 1 to 3, ganito ang sabi, may isang lalaki sa lupain ng Oz na ang pangalan ay Job. Ang lalaking yun ay ang lalaking yun ay walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos, lumalayo sa kasamaan. Itan yan. Eh tayo, misan, mahal natin yung kasamaan. Pero sa'yo, okay ba? Verse 2, may isinilang sa kanya ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Siya ay mayroong 7,000 tupa, 3,000 kamelyo, 500 magkatuwang na baka, 500 babaeng asno, at napakaraming mga lingkod. Kaya't ang lalaking ito ay siyang pinakadakila sa lahat ng mga taga-silangan. Pansinin natin. Di natin mabilang, ano? Yung kanyang kayamanan. Kayamanan na po yung magkaroon ka ng 10 anak.
Pitong lalaki. Alam naman natin sa biblical na buhay, pagka may anak ang lalaki, eh mga palaso yan. Mapapakinabangan mo yan for the glory of God. At ang mga kababayan naman, alam natin na pinarangalan ng Diyos ang mga kababayan. Pero tignan natin yung kanyang arerian. Ang sabi dyan, una-una, meron siyang 7,000 tupa. Now, sa ating panahon, i-convert natin yan, meron siyang garment factory. Si Hope. Hindi lang ukay-ukay. Kasi ang tupa, alam natin, ginagawa itong barot. At meron siyang 300 camels. 300 kamelyo. Sa ating panahon, eh 300 truck. Pang transportation, kasama na dyan mga buses. Siguro, no? Sa ating panahon. Mayroon siyang 500 pares na baka. Pag sabihin 5 pares na baka, alam naman natin for agriculture. Di ba? Pag-araro. Sa panahon natin yun, mga heavy equipment yan. Bulldozer, payloader. Grabe itong kayamanan ni Hope. Ito mga heavy equipment para sa agriculture. At ang sabi, mayroon siyang 500 babaeng aslo. Pag sinabing babaeng aslo, mga iyo, ay yun ay palahian. So, marami siya nito. At, ang sabi dyan, hindi mabilang ng lingkod. Ang dami niya empleyado. Napakayaman itong si Hope. Napakayaman siya. At dahil dito, babalikan natin, yung kasasabi mula sa verse 9 hanggang 11, naingungit si Satanas. Naingungit si Satanas. Kaya sabi ng Diyos, napansin mo bang lingkod kong si Hope? Wala siyang katulad. Ang sabi ni Satanas, oh, eh pinagpapala mo kasi. Alisin mo yung kanyang pagpapala pag hindi tinalikuran ka niya. Inalis yung kanyang pagpapala. Anak niya, namatay ka. Ang sabi ng Panginoon, oh, nakita mo? Hindi siya maniwala sa akin. Oh, hindi. Alam ang tao, pag may karamdaman yan, kahit tsakit-tsako ko, hindi na atin yan. Natawa kayo, no? Eh, sabi naman ng Diyos, sige, lagyan mo lang ang karamdaman. O, walang papatay. Walang kapangyarihan sa Satanas pumatay. Tanging Diyos lang na bumabawi ang buhay. Nagpapahindurot lang ang Panginoon para mamatay ang tao. Aksidente, sanag na, panaginip. Binigyan ni Satanas ng matinding karamdaman mula dito sa puyo hanggang talampak ang napakabahong ni Hope. Umaagos yung kanyang nana. Ito? Pero ano nangyari? Hindi humiwalay si Hope sa Diyos. Wow! Din yung sabi sa chapter 2, verse 7 and 10. Kaya't umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at nilagyan si Hope ng mga nakakapandiring bukol mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa puyo ng kanyang ulo. At kumuha siya ng isang pirasong basag na palayo upang kayurin ang sarili at siya'y mupo sa mga abo. Pagkatapos ay sinabi ng kanyang asawa sa kanya, mananatili ka pa ba sa iyong katapatan, Hope? Sumpahin mo ang Diyos at mamatay ka na. Minsan masama ang tingin natin dito sa asawa ni Hope. Anong klaseng asawa yan? Matuwid yung asawa niya. Yung kanyang mister, siya naman ay unbeliever. No? Hindi pa nakita ang tono ng pananalita. Awang-awa yung misis na rito. At ang tanging solusyon lamang ng kanyang asawa, alam niya, para manahimik na si Hope sa kira. Isumpay niya ang Diyos sapagkat ang sinong sumusumpa at pinapatay ng Diyos. Nung sa ganun, mawala na ang sakit at sama ng loob ng asawa. Nagpapahal ang misis dito. Pero ang sagot ni Hope, ngunit sinabi niya sa kanya, nagsasalita ka gaya ng nagsasalita ng mga hangal na babae. Gaya ng hangal na babae. So hindi hangal itong babae ito. Hindi ano. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos? Eh, sarap talaga magpuri pag magandang buhay. Ha? At hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Hope
sa pamamagitan ng kanyang mga labi. Di hindi nagsalita si Job ng negatibo, negatibong iyakan sa Diyos. Sa lahat ng mga pambabanat ng kanyang mga kaibigan at ng kanyang asawa, hindi siya natira. Ang katwiran niya, nanatili. So verse 20 to 22, chapter 1, ang sabi ni Job, pagkatapos ay tumindig si Job, pinunit ang kanyang balabal, ibig sabihin po niyang pinunit at inahitan ang kanyang ulo, nagpatirpa sa lupa at sumumba. Yung po ay paglalarawan na talagang siya ay nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Sinabi niya sa 21, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni pinaratangan man ng kasamaan ng Diyos. Napakatatag ng tao ito. Alam niyo ang katatagan, makikita na sa atin. Ano ba na nangyari sa atin, sabi natin, alam ng Diyos, kalagayan ko. Ipinapasa Diyos ko ang buhay ko. Ang tanging gagawin ko lamang po, yung kaya kong gawin para siya ibigyan ko ng luwa natin, gagawin ko. Iyan si Job. Napakabigat ng kanyang parata ng kanyang kaibigan, mas mabigat ang gusto ng kanyang asawa. Pero matatag si Job. So isang taong mananampalatayang totoo, isang taong may pananalig, isang taong may katatagan, at pangatlo, isang taong malago o isang mananampalataya, ay isang taong may panilindigan. May panilindigan. Again, basahin natin ang verse 10 at unawain natin ang implikasyon na binibigay dito. Ngunit nalalaman niya ang daang nila nakarap ko. Doon pa lamang may pananalig siya. At doon pa lamang may katatagan siya. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay nilalabas ako parang ginto. Hindi siya lumalayo sa pagsubok. Hindi siya umiiwas sa pagsubok sapagkat alam niya, dapat lang siya manatili dahil kung hindi siya manatili, hindi siya lalabas. Parang ginto. Kaya nga sa problema natin, huwag nating ipag-pray, Lord, alisin yung problema nito. Panginoon, alisin nyo ang mga pagsubok na ito. Hindi ganun ang tamang panalangin. Kundi, Lord, bigyan nyo ako ng katatagang manatili sa iyo sa problema nito. Napakalinaw mo ng araw, tinuturo sa akin dito sa buhay niyo. Ang sabi niya, lalabas akong tulad o katulad o parang dito. Ang matatag na pagtanggap ni Job sa pagsubok, ito yung itinuro ni James sa Tiyak. James chapter 1, verse 2, diba sabi? Sa lahat ng pagsubok, tanggapin nyo itong may kagalakan. Diba? Tanggapin yung may kagalakan. Sapagkat sa yung pagsubok, darating sa iyo ang pagtitiis. At ang pagtitiis, ito'y gumagawa sa iyo ng katatagan. At dahil ikaw ay nasa katatagan, lumalago ka bilang isang Christian. So sumakotid, malago itong si Hope sa pananampalataya. Sapagkat siya'y mayroong tiwala, mayroon siya katatagan, at higit sa lahat, may panindigan siya. Alam niya, na ito'y kapag tulad ng Diyos. At dapat hindi ng ating malaman. Ang sabi nga sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, tingnan nyo, sabi, turo ni Pablo, walang tukso. Tukso po ginamit dyan, hindi po yun ang temptation. Bagamang temptation ang ginamit, pero ang Greek word dyan ay iisa lamang sa trial. Kaya yung tukso dyan, trials. Okay? Walang trials o tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao.
Subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahintulot na kayo'y tuksuhin o subukin ng higit sa inyong mga kaya. Kundi kalakip din ng pagsubok ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. Ang pag-iwas hindi sa atin, ang pag-iwas ay sa Diyos. Siya may kontrol ng pagsubok sa atin. Ang sabi nga ni Pedro, at dito rin bumantay si Pedro sa kanyang turo, doon sa mga pinipersecute na mga kapatiran na umiikot sa buong Asia, na pinag-usig, binapalatan, pinapatay. At ang ginawa ni Nero, sinunog ang kanyang palasyo upang makapagtayo ng panibagong building at kanya ito isinisi sa mga Kristiyano. Sapagkat narinig ni Nero na mga Kristiyano ay mayroon dilang apoy. At yung sinunog. At ibang mga Kristiyano, ginawang poste at nilagyan ng krus, pinasindihan kaya si according to the tradition, na si Nero tumatawa, humalakhak na nagliliyab yung mga Kristiyano habang nasusunog ang Roma. Dahil gusto niya magpatayo ng molo. Di ba ganun nangyari sa atin? Hindi tayo mayroon sunog dahil may tatayo. Ganun si Nero. At ang kawawa, mga Kristiyano, at itong sinulatan pa ni Pedro, huwag kayong matinag. 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7. Sapagkat ang inyong pananampalataya ay dinadalisay sa apoy. At kapag dinadalisay sa apoy, ay tulad ng gintong dinadalisay, lalabas kayong maningning na ginto. At naniniwala ko, ito dito kinote ni Pedro ang kanyang sinabi dahil si Job ang siyang totoong panto na siya dinalisay na parang ginto. Paano ba magdalisay ang isang gumagawa ng ginto? Nasa Bible din yan. Paano? Malakias chapter 3 verse 2 hanggang 3. Ganito po ang magdadalisay. Ngunit sino makakatagal sa araw ng kanyang pagdating? At sino makatayo kapag siya'y nagpakita? Sapagkat siya'y tulad sa apoy ng tagapagdalisay at tulad sa sabon ng mga tagapagpapatik. Siya'y uupong gaya ng nagpapakintab at nagpapadalisay ng pilak. At kanyang dadalisayan ang mga anak ni Levi. At kanyang linilising tulad sa ginto at pilak hanggang sila'y maghandog ng matutuwid na handog sa Panginoon. Anong layunin ng pagdadalisay ng Diyos sa lahi ni Levi? Upang sila'y matutuwid na maghandog ng pagpuri sa Panginoon. Kaya yun ang sabi ni Hope. Di siya nagpatinag kahit na siya'y nag-bankrupt, kahit na siya'y nagkarnig ng salita sa asawa, sa mga kaibigan, nagpasya pa rin siyang manatili sa Diyos sapagkat nalalaman niya ang nilalakaran ko. At kapag siya natapos na magsubok sa akin, lalabas akong parang ginto. At sagot niya sa mga palatang, hubad akong dumating sa mundo, hubad din akong alis, purihin ang Panginoon. Sa mabuhay at sa mamatay, nasa Diyos ang aking tiwala at manatili magpakilala. Mga kapatid, ilang beses na tayong dinalisay ng Panginoon, nanatili ba tayo? Pero siya ay isang mabiyaya. Sabagat sa kabila ng ating kawalang pananampalataya o sa kabila ng ating katapatan na nanatili pa siyang tapat, alam niya ang kahinaan natin. Alam niya ang kakayanan natin. Hindi natin kaya. Malibang ang Diyos ang siyang tumulong sa atin. Kaya tayo nakakapanumbalik eh. Nanumbalik tayo hindi dahil sa ating lakas, sa ating gusto. Nanumbalik tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Mahalin natin ang ating tubo, panumbalik. Hindi ito nagkataon. Isa ito sa pagdalisay sa atin. So, leksyon mga kapatid sa buhay natin.
nakita natin kahanga-hanga si Hugo. Kahanga-hanga. Pero ang tanong, paano tayo? Paano tayo? Hanggang saan ang ating pananalig sa Diyos? Kung maginawang buhay, kung umaangat ka sa mga material. Kanina lang may senior sa akin, yung aking mga kapatid, habang papunta kami rito. Meron kami na disiplina. That was 5 years ago, buong pamilya. At sila'y lumipat sa ibang church. Pero ang sabi, ayon sa point ko, nag-suffer sila spiritually. Sa material, mataas, mayaman. Maginawang kanilang trabaho. Pero pagdating sa spiritual, suffer sila. Naglusa sila. Hindi sila matanggap doon sa kanilang pinuntahang iglesia. Ngayon, nandun sila sa dati nilang iglesia, hindi pa rin matanggap. Dahil sila ay nanggaling sa amin na disiplina. Until now, they suffer the consequences. Hindi sila matatag sa kanilang pananampalataya. Bawat pamilya, maring isa ang tumatayo, nanindigan, pero yung mga kasama niya, nalago-lago, paano sabi matagumpay kayo kahit marami kayong pera? Hanggang ngayon, umiiyak daw kahapon, nakita sila. At dinamin nila, we have suffered so much. Humingi sila ng forgiveness. Hindi sapat yun eh. Dapat silang tumayo sa harapan ng obligasyon, humingi ng public apology. At hanggat di nila ginawa yun, kahit umuundan sila sa material, pero babang-baba sila sa kanilang spirit. Hindi ma-restore. Kailan? Kumusta ang ating pananalig? Kumusta ang ating pananampalataya? May pagdalangan ba natin? Ikalawa, hanggang saan ang ating katatagan? Hanggang saan ang ating katatagan? Alam niyo, wala nang pinakamasakit na pagsubok na maaaring maranasan ng tao ay ang pagsubok ni Job. Una, hinubaran siya sa lahat ng kanyang kayamanan. Ubos lahat. Ikalawa, namatay ang kanyang anak na 10, sabay-sabay na namatay. At ikatlo, yung kanyang mga kaibigan na dapat tumulong sa kanyang maging courage, pero dinidiscourage siya. At ang kanyang asawa, ang hangad lamang ng asawa, ay makapahinga sa pasakit si Job at hindi makapagpahinga sa kaluluwa. Wala nang pinakamabigat na pagsubok dyan. Pagsubok ni Job. Pero anong ginawa ni Job? Matatag. Hindi siya nagpadala sa lahat ng kanyang narinig at nakikita. Hinanap ng Diyos sa kapila pa nung hindi niya matagpuan. Pero hindi siya tumigil. Matatag pa rin siya. Na hinanap ng Diyos. At alam natin na sa patuloy na pagbabasa sa chapter 21 hanggang 40, alam natin si Job nagsalita na ng hindi tama laban sa Diyos. Sino hindi natin masisisi dyan dahil si Job sobrang na ang kanyang dinamas? Ilang taon, napakahapang taon ang kanyang pagdaranas na ito, pero wala siyang makita ng Diyos. Pero hanggang sa chapter 40, nagsalita ang Diyos sa kanya. Nasaan ka, Job, na itatag ko ang langit? Nasaan ka ng aking buklatin ng sanlibutan? Sino ka magsasalita naman sa akin? At ang sabi ni Job, patawarin niyo ako, lumuhod siya, ngayon nakilala kita. Sa kapila ng kanyang katatagan, may kainaan pa ng pansya.
para sa atin, mga kapatid. Huwag mo sabihin matatag ka na. Para sa akin, for 32 years na akong nag-aaral ng Bible para ipangaral, habang pinag-aaralan ko salita ng Diyos, lumalabas sa akin, wala akong alam. Wala akong alam talaga. Nangangamba ko every Sunday na tumayo sa inyo, sa iglesia. Hindi ko alam paano ko ipapangaral ito. At habang dumadami ang kaalaman ko, lalo akong nakikita nung wala akong alam. Wala akong dapat ipagmalaki. Maging matatag. Hanggang muli, kumusta ang ating paninindigan? Tugaran natin si Hope na nindigan, matatag. Itong puso na isang tunay na pananampalataya o mananampalataya Kristiyano. Hindi tinatanggi ang kanyang buhay, hindi kinahiya anuman ang dumana sa kanya sapagkat alam niya kilala niyang Diyos na lahat ito'y kapinang sa kanyang pagdadalisay. Punong-puno ng kaalaman sa Diyos. Siya. Kaya nga sinasabi ko sa mga kalalakihan na ibinuto na isang kandidato for eldership. Ang hanapin natin, able to teach, bakit is namin able to preach? Sapagkat maraming pwedeng magsalita. Pero able pa siyang mag-teach, hanapin niya ang doktrina ng Diyos sa salita niya na siyang matanggap ng lahat ng tagapakinig upang tumibay ang kanilang pananampalataya. Alam niyo, isa lang po ang gift na kaloob na requirements sa isang elder, 1 Timothy chapter 3, verse 1 and 7. One gift alone that is able to teach. At ang iba ay karakter, pagkatao na. Sapagkat ang isang taong natuturuan, nakikilala ang Diyos, nakikilala ang sarili kung sino sa Diyos, masasabi natin yung sinabi ni Job, nalalaman niya ang nilalakaran ko. At kapag siya'y pagkakayon na subok niya, lalabas akong parang ginto. Yan ang pangungusap ng isang tao. Malago. Punong-puno ng kababaan. Punong-puno ng pagtitiwala. Punong-puno ng katatagan. At punong-puno ng pananatili sa Diyos sa kanyang buhay. Tayo na lang. Opo, Panginoon. Kung aming pong ikukumpara ang aming pong mga sarili sa buhay ni Hope at sa pagkatao ni Hope. Hindi po maaaring ipagkamali na kami po'y natutulad sa mga kaibigan ni Hope. Na imbis kami mag-encourage sa aming mga kapatid na mayroong kahinaan, kami pa ang sumusubok at humusga. Tulungan niyo kami maging tulad ni Hope na hindi namin pinapakinggan ano man pong narinig namin sa aming mga tenga at ano man aming nakikita at nadaramang kahirapan, kundi patuloy kaming magtiwala sa inyo. Patuloy kaming magpakatatag sa inyo at sa inyong salita upang makapanatili kami sa inyong presensya ano man ang aming kalagayan na patuloy na nagbubunga ng iyong katuyan. Maraming salamat po. Ang lahat ng iglesia, ang dalangin namin sa pangalan ng